Hey everyone, it's me, Angel. Welcome to my channel. For today's vlog, I will be sharing with you what's inside my bag, Flight Attendant Edition. So habang nire-replyan ko yung comments nyo sa mga FA vlogs ko, naisip ko bakit hindi ako gumawa ng FA-related content today. Sakto, nakita ko din tong bag ko. Ito yung bag na gamit ko talaga sa Saudiya. Ito yung provided nila sa amin. Isishare ko na lang to sa inyo. If you guys are interested, just keep on watching. So, let's start. So, ito siya. Kung mapapansin nyo, medyo malaki siya compared sa handbags sa other airlines. So, marami tayong madadalang mga abubot, ganyan. Eh, ito pala, ganito siya. Tapos, meron siyang ganyan. Yung, pag ilalagay mo na siya sa trolley mo, may bag tag ako. Tsaka, meron din ito. Ganyan. Yan, kasi nga, magkakamukha kami ng bag, diba? Para hindi kayo magkakapalit-palit. So, dito sa part na to, ang nilalagay ko lang yung vest ko. Para mabilis, dito ko lang siya nilalagay. Tapos, ayun, meron din ako syempre yung lotion, Bioderm. So, mag-start tayo dito sa loob, sa pinakalaman niya. Ito yung pinaka-importante sa lahat kasi nandito yung flight documents ko, yung passport, yung mga licenses, tapos yung flashlight. Ito yung flashlight na binili ko. Para maliit lang siya. Pero malakas to ha. Pwede ko rin siyang ipang-check pag in-flight na sa mga pressure gauge ng slide, ng mga oxygen, ganyan. So, ito yung ginagamit ko. Nilalagay ko lang din siya sa bulsa ko sa vest. Tapos, lagi akong may pen. Passport ko, makapal siya kasi dalawa siya. Dala-dala ko lagi yung old tsaka new passport ko kasi nasa old passport ko yung US visa ko. Hindi naman laging US flight, no? Pero hindi ko na lang sila pinaghihiwalay para hindi ko makalimutan. Wala na sa akin yung ID ko tsaka licenses ko. Pero ito siya. Sinorender siya nung nag-resign ako. Itong flight documents ko, lagi lang itong nasa bag ko. Never ko siyang tinatanggal. Kasi nga, makakalimutin ako. Mahirap na, diba? So, next naman, na pinaka-importante for me ay ang aking makeup kit. Pagkatapos ko mag-makeup, tinalagay ko na ulit siya dito sa bag ko kasi maling magkaroon ng layover, ganyan, magka-technical problem, tapos mag-overnight kayo, diba? So, mahirap nang makihiram-hiram ng makeup, diba? O kaya bibili ka pa, hassle. Kaya, itong makeup kit ko, dala-dala ko lang siya lagi. Tapos, meron din akong ito, kita niyo ba? Ano to eh? Wala. Facial mist lang. Kasi minsan ang dry sa flight. So, spray-spray ko lang siyang ganyan. Tsaka pampagising din to. Effective tong pampagising. Pag inaanto ka na, spray ka lang ganyan. Tapos, meron din akong perfume pero wala na siyang laman. Bombshell na mist lang din. Maliit lang kasi siya. 75ml lang siya. So, pwede mo siyang dalhin in flight, diba? Tapos, meron din akong charger. Alam mo na, baka mag-layover. Tapos, meron din tayong power bank. Tapos, meron din ako nito. Madalas malamig sa flight, lalo na pag long haul. So, dala-dala ko lang ito lagi. Tapos, kayo ng mga kalipad mo, yung mga kalipad mo, makikihawak-hawak din dito. Ang next na essential for me ay eto, Vicks. Ganyan. Meron din tayo nito. Ito, lagi din tong nasa bulsa ko. Kasi maliit lang naman siya. Tapos may ganito rin ako para alam nyo na pag nahihilo tayo sa turbulence. Tapos meron din ako nito. Tapos ito yung ginagamit ko eh. Kaya lang nakakaantok din sa ano to. Creation Spa Essentials. May mga times na first leg pa lang, hilo na ako agad. Hindi ko alam kung bakit. Meron naman din minsan sobrang alog na. As in nakakatakot na alog. Pero hindi naman ako nahihilo. Kaya, dala-dala ko na lang to lagi para in case na, alam mo yun. Ang hirap kasi pag nahihilo ka sa flight, tapos kailangan mo mag-work. Lalakad-lakad ka dun, diba? So, nakakahilo, ganyan. Meron din tayong mirror. Minsan nasa bulsa ko lang din to. Alam nyo ba yung bulsa ko, yung vest ko in flight, lagi yung puno. Madalas napapagalitan ako ng purser. Kunyari, tatanggalin ko, pero ibabalik ko lang din. Kasi ang bulky daw, tingnan ang pangit. Ayun lang, tapos may dala-dala din ako mga ganito, ganyan. Mga extra buttons, kasi minsan natatanggal yung mga botones namin.
Ayan, meron din akong alcohol. Ito rin yung nilalagay ko sa vest ko. Kaya, di ba, ang dami ng laman nun. Punong-puno siya lagi. Tapos, may alcohol din ako sa bag. Tapos, meron din ako nito para sa hair ko. Para sa mga tutsang-tutsang pagka tapos na yung first leg, tapos magre-retouch ka para walang lumalabas na tutsang. Okay siya kasi para hindi ka na magsispray net. Diba yung hairspray nakakatigas ng buhok? Ganyan. Tapos meron din ako nito, lukas papaw pag dry na. Tapos, ang sumunod na essential ay... Tandarana! Pens! So, ito yung mga nakolekta ko nung layover. Ayan, kailangan lagi kang maraming pen. Kasi, syempre, meron akong isa lagi sa bulsa ko. Yun yung favorite pen ko. Pagka may nanghiram sa aking pasahero, ibibigay ko tong extra. Kasi, minsan, hindi naman nila binabalik. Kaya, ayan. Dapat marami kang extra pens. Ang next naman na dinadala ko ay mga snacks. Mahilig ako sa mga ganito, mga snacks. Kasi minsan, hindi na ako nakakapag-breakfast. Sa shuttle na ako kumakain, kaya lagi ako may ganito. Kasi madalas nahihilo din ako pag gutom na ako. Nung first year ko sa flying, di ako masyadong nagluluto. Like baon, ganyan. Kinakain ko talaga yung crew meal. Pero kasi nakakasawa na. Kaya ang ginagawa ko, lalo na pagka long flight siya. Kunyari, four legs, ganyan. O kaya naman, lalo na pag layover. Nagluluto ako lagi ng baon ko. Dito ko rin sila nilalagay. Kaya itong bag ko na to, laging punong-puno. Nagbabaon ako lagi ng kanin. Yun lang. Yun lang yung laman ng bag ko. Ayan. Wait, magulo. Ayan, magulo siya. Yung maleta ko nga pala, may nag-comment nito eh. Sabi niya, ate maleta reveal. Kaya lang yung maleta ko, wala sa akin dito. Tinago na ng mama ko. Yung mga toiletries ko, daladala ko rin yun lagi. Nandun siya sa hand carry ko na maleta. So, ito siya. Yan, sa hand carry ko naman na maleta, nandun yung cabin shoes ko. Extra uniform. Extra clothes din pagka magla-layover. Unexpected layover. Daladala ko rin yun lagi. Yun lang laman nun. Yung trolley na yun. So, ayun lang. Ano pa ba? Yun yung mga dinadala ko in flight. Share ko lang. So that's it. Yun na lahat ng mga dinadala ko sa everyday flight ko. If you have any suggestions or videos that you want me to make, just comment down below. Yun, para malaman ko rin kung ano yung gusto niyang mapanood, diba? Tapos titignan ko kung kaya kong gawin. Sana may natutunan kayo sa vlog na to at para maka-prepare na rin kayo in the future, di ba? Napabasa ko lahat ng comments nyo, lalo na yung mga nasa nag-aaral pa ngayon, nasa high school pa lang, pero gusto na nilang mag-FA. Sobrang nakaka-touch kasi na-appreciate nyo yung mga previous vlogs ko about me being a flight attendant. Kaya, sobrang nakakatuwa na na-inspire kayo, sabi nyo nga sa akin, kaya nilereplyan ko rin kayo agad. Nakakatawa kasi may nag-message din sa akin sa Instagram, mga banda pa, I feel so tita. So that's it for today. If you like this video, please give it a thumbs up and don't forget to subscribe. If you have any suggestions, just comment down below and I'll see you on my next one. Thank you guys for watching. No goodbyes, just see you next time.